Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen Maria ng Santo Rosario. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa nating ipapakitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon. Ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila. Tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama.
ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahama. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang inihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo.
sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat umahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung sakasakali po na tayo ay nawawalan na ng pag-asa at gusto na natin bumitaw, ngayong araw na ito sinasabi sa atin ng mga pagbasa na huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang isang taong nawawalan ng pag-asa, ito po yung mga napipilitang gumawa ng hindi maganda. Ito ang nagtutulak sa kanya para gawin na lang kung ano ang gusto niya at sa tingin niya tama. Makasurvive lang, basta makasurvive lang, kahit mali, gagawin. Kahit masama, papasukin. Kaya nawa po, no? Napakagandang mensahe po ito dahil sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Malakias, ito yung sentimiento rin ng mga tao noon at magpasa hanggang ngayon, no, na nakikipag-usap ang Panginoon sa kanila. Ano bang sinasabi nila? Ano bang sinasabi, no, ng mga tao na para bang walang saysay, no, ang maglingkod sa Diyos? Bakit pa tayo magsisimba? Bakit pa tayo magdarasal? Hindi naman tayo pinakikinggan ng Diyos. At tapos na ikukumpara natin ang ating mga sarili, no? Tayo yung dasal ng dasal, tayo yung nagsusumikap, sumunod sa mga batas. Pero bakit tayo ang naghihirap? Diba ang sabi, ang sumbong pa ng mga tao, no? Ang sabi, ang masasama, sila yung nananagana. Sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa ng nila ng kalikuan. Ngunit, hindi sila napaparusahan. Umabot na rin ba tayo sa puntong yan? Nararanasan din ba natin? O nararamdaman natin yan na, Lord, bakit ganun? Kung sino pa yung mga nagnanakaw, sila pa yung masarap ang buhay. Bakit, minsan nagkakaroon tayo ng comparison, bakit yung isa nagnakaw lang ng ulam, bakit yun nakulong? Bakit yung iba, billion-billion, hindi nakukulong? Parang unfair naman, Lord. Ayoko na nga. Hindi na ako magdarasal, hindi na ako magsisimba dyan. Kalokohan naman pala yung maglingkod sa Diyos. At ngayon, no, sana po, no, muli nakikipag-usap ang Diyos sa atin at ipinapaliwanag sa atin itong naiintindihan naman po ng Diyos yung nararamdaman natin kung sakasakaling meron tayong ganun. No? Pero ang sinasabi nga, huwag kang mag-alala. Basta manatili ka lang eh. Kumapit ka lang. Kung hanggang sa dulo maging tapat ka, nakasulat ang ating pangalan sa kanyang aklat. Hindi niya sinasabing pababayaan na lang yung mga suwail, yung mga gumagawa ng masama, may kahantungan sila pagdating ng araw. Hindi nga lang sa panahon at gusto natin na gusto natin sila maparusahan na agad ngayon eh. Ganun kasi ang tao, di ba? No? Gusto natin parusahan agad sila ngayon. Pero sinasabi ng Diyos, akong bahala. Akong bahala sa kanila. Lalo tigit, ako ang bahala sa iyo. Pwedeng nakikita niya, nahihirapan ka.
pero masigit na nakikita niyang kakayanin mo. Anuman ang pagsubok, anuman yung sakit na nararamdaman mo, kakayanin mo. Ang pinapaalala sa atin dito, ituloy mo lang yung pagdarasal. Walang dasal ang masasabi nating nababaliwala. Walang dasal ang nasasayang. Lalo tigid, walang dasal na hindi naririnig ng Diyos. Iba po yung hindi naririnig sa hindi pinakikinggan. Kasi bakit ganun, Lord? No, hindi mo ba ako pinakikinggan? Hindi mo ba ako naririnig? Alam niya, no? Kaya nga sabi ni Jesus, meron tayong Diyos na pwede natin tawaging Ama. At ang sabi niya sa ating ebanghelyo ngayon, kumatok ka, pagbubuksan ka. Humingi ka, bibigyan ka. Humanap ka, makakasumpong ka. Bakit ganun? Katok naman ako ng katok. Hanap ako ng hanap. Marami pa nga yung iba. Bakit ganun? Siya pa yung namatay. Dasal naman ako ng dasal. Huwag siyang mamatay. Dasal tayo ng dasal. Sana maka-abroad. Sana makaalis na. Tapos yung pakiramdam na, bukas aalis ka na, di ba, no? Babiyahe ka na, kompleto na lahat. Di ba, no? Sadyang hindi natin talaga kayang unawain agad. Pero naririnig ng Diyos ang ating mga dalangin. Tandaan mo yan. Naririnig ka ng Diyos. Hindi nga lang sa paraan na gusto natin, ang paraan ng pagtugon ng Diyos. Kasi ang tanging ang Diyos lang din ang nakakaalam kung ito bang hinihingi mo, makakabuti sa iyo. Ito bang hinihingi mo, makakabuti para sa iba? Parang ano po, no? Ibinagdarasal nyo na gumaling, no? Ang kakilala ninyo, pwedeng anak, kapatid, no? Kapamkaibigan. Isa yan sa pinagdarasal mo. Pero parang sa puntong ito, bakit hindi siya gumagaling? Hindi na nga gumaling, namatay pa. No? Pwedeng ganun, no? Pero alam ng Diyos kung anong makakabuti. Anong makakabuti para sa Kanya? Anong makakabuti para sa iyo? Yung hinihingi mong trabaho, alam ng Diyos kung ito'y makakabuti para sa iyo o makakasama para sa iyo. So kailangan lang talaga, ituloy mo lang yung pagdarasal. Kahit pakiramdam mo, walang nangyayari. Kasi pakiramdam mo lang naman yon. Dahil mayroong nangyayari. Kaya nga ngayon sa pagdiriwang natin, no, ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario, di ba pag yung Rosario, sinasabi, paulit-ulit lang tayo ng pagdarosario, pagdasal, Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary, paulit-ulit lang. Minsan nga, nakakatulugan na lang, di ba? No? Asa na ba? Anong... Pero mayroong bunga, tandaan natin yan. Nagkakabunga yan. At hindi nga lang agad-agad. No? Pwedeng sabihin natin madalas, hindi agad nakikita yung bunga ng ating pagdarasal. Pero wag mong titigilan, wag nating tatantanan ang pagdarasal. Dahil kung tutuusin po, kapag nagdasal ka, yung hindi mo napapansin, nare-relax ka, napapahinga ka, di ba? Parang, huwag mo nga lang ituon lagi na nagdarasal ka, sana ibigay agad. Ngayon na mismo, bumagsak na dito yung inihiling mo. Hindi ganun ang Panginoon.
Hindi ganon sumagot ang Diyos. Pero ulitin ko po, walang panalangin na idinudulog sa Diyos ang nasasayang. Kapit lang, no? Huwag mong iisipin na hindi ka naririnig ng Diyos. Hintayin mo, baka isang araw, yung surprise ang inihahanda ng Diyos, baka mamaya ma-overwhelm ka. Baka mamaya hindi mo kayanin. Kaya ihanda mo ang iyong sarili sa pagtanggap sa mga pagtugon ng Diyos sa ating panalangin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong na makapangyarihan, pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo. Ang ating pong itutugon, Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilayan ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa, ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasa, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa iyo, muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo
bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagpipista ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ora pro nobis.
plena do Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, iniahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan, at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Matayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, maupo tayo sandali.